Ang pakiramdam ko ngayon na humingi ako ng tawad para sa mga kasalanan ko. Usunduin kita dyan sa pinagtataguan mo. At siguradong damay lahat ng mga bago mong kaibigan. Imboga ang kidnapping syndicate na pinamumunuan ng isang alias Franco sa gitna ng tangkang pagdukot ng grupo nito sa mayamang negosyanteng si Samuel Alejandro. Ayon sa pahayag ni Alejandro, isang lalaking may takit na bandana sa kalahating muka ang biglang sumulpot at nakipaglaban pa sa mga kidnappers dahilan upang sila'y mailigtas mula sa masamang balak ng sindikato. Sa pagligtas mo sa amin ni Kyle, hindi lang kami yung iniligtas mo, pati yung buhay ni Samuel Alejandro. Matagal ko nang isinanla sa demonyo ang kaluluwa ko para sa negosyo ko. Walang sisira na. Sino man siya, sinisigurado ko sa inyo, papatayin ko siya. Panoorin mo to, ha? Wow, best friend! Ang galing mo! Ano yun? Siyong, ako lang ang pwede magkabit at magtanggal nito. Siguro dahil akong tagabantay. Grabe, best friend. Ang dami palang sikreto ng bakal na krus na yan, no? Oo nga, eh. Kahit ako nagugulat. Teka, best friend, ulitin mo. Dali, dali, dali. Nakakatuwa, eh. Dali. Bili mo. Paano, bili? Galing talaga, best friend. Paano ako rin, oh? Eh, teka lang. Anong magagawa nun? Wala! Astig lang. Ang galing, son. Bale, yung bandana ng itim ko na lang ang gagamitin ko. Atse! Ah! Eh, ano pang gagamitin ko mami ang gabi? Alam ko na, best friend! May naisip akong costume mo. Ano? Balot! Balot! Magdana ako ka rin. Doon na sa bila. Mas nauna kami rito. Talaga? Dito na lang gusto ko. Meron street. Opo, sir. Sa pa ako. Opo. Ano? Maaba pa ang gabi. Marami pa tayong pwedeng tulungan. Ha? Anak, anak! Si Rosario! Rosario! Lola Belen, kamusta po? Eh, eto, mabuti naman buhay pa. Ako naman, bakit hindi ka nakapadaan dito? Ay, teka, gusto mo magpahula sa akin? Alikahulaan kita. Siguro kasi ibang araw na lang, maraming pa kasi kong gagawin sa flower shop. Mauna na po ako, ah. Sige, iha. Bye. Ano nga nga? Uy, ano tinatayo-tayo dyan? Habulin mo, anak! Dalian mo, habulin mo! Hindi, galit yung sarasari. Aba, hindi. Humingi ka ng tawad. Sige na, anak. Ayun na, magdalakan. Maabutan mo pa yan. Dali, dali. Dali na. Dali. O, akin yan. Dito, akin yan. Sario! Sario! Gusto ko lang... Sario, wala yung...
Juan, kagagaling ko lang sa simbahan. Ayoko sana magsalita ng masama. Ayoko sana magalit. Kaya kung pwede sa susunod na tayo mag-usap. Nangyari sa'yo, Juan. Wala ka sa focus. Wala dito ang isip mo. Tama ako kay Mang Pepe. Mas mabuti ko siguro bukas natin ituloy ito. O, saan ka pupunta? May lakad pa ako kami. Siyang, tara. Tuloy na lang natin bukas. Hello, Mang Pepe. Basta mo na pare, basta mo. Hey! Anong ginagawa niyo sa kotse, ha? Bakit? Kotse mo to? Ha? Hindi, bakit? Sinabi ko ba? Ba't kayo, ha? Ba't niyo binubuksan niyan, ha? Bakit pakialam mero ka? Ha? Ako? Oo! Ako walang pakialam, pero siya meron. Hmm? Hmm? Ano ha? Juan? Gagamitin yung gawa mo. Bakit naman? Pinigrapan ko to eh. Eh, nagmumukha ko ninja turtle dyan eh. Sa bagay, yan naman yung rig mong costume eh. O, sige. Payasyong, huwag mo nang masingasingahan to, ha? Yan dyan ang best friend, ha? Dabi yung ilong ko eh. Galing na, ha? Vigilanteng tumulong sa'yo. Siya nga. Tignan mo ang kilos niya. Kung ba paano siya makipaglaban. Kakaiba, di ba? Huwag kang mag-alala, ma. Bukod sa atin, pinaghahanap na rin siya ng mga pulisya. Tutal gusto ko siyang makilala. Pwede kitang tulungan sa paghanap sa kanya. Paano, ma? Rosario, pwede na ba tayo mag-usap? Gusto ko lang sana magpaliwanag sa'yo. Hindi ko naman talaga intention na magalit ka eh. Kaya kita pinabantayan kay Pico eh, dahil gusto ko masigurado na ligtas ka. Eh, ayoko naman ako sino-sino ang dumidiskarte sa'yo dyan. Baka mami mapahamak ka eh. Rosario. Rosario, narinig mo ba ako? Rosario! Ayaw ko pansin mo eh. Lapitan mo na kasi. Galit nga sa akin. Lapitan mo, lapitan mo. Sige na. Lapitan mo. Kahit kailan ka talaga, Juan, buwisit ka eh, no? Buwisit ka na, manloloko ka pa. Eh, hindi ko naman sinasadya. Itinulak ako ni Asyong eh. Ba't ka ba nagagalit sa akin? Hindi mo kata niloko ah. Sorry na. Alam mo, kahit anong issue pa yan,
Manloloko ka. Umalis ka dito. Umalis ka rin. Alis! 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 Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakita. Para talaga nilo sa akin, niloloko mo siya. Hindi niya alam na sinakripisyo mo yung pag-ibig mo sa kanya para mailoy sa mga kalaban mong aswang. Oo nga, Asyong. Alam mo, iniisip ko na lang na sana balang araw kami rin na magkatuluyan. Imposible rin kami. Alin, pag nailabas mo ni Sandata sa krus, at natalo mo na yung mga aswang? Sigurado yun, Asyong. Pero sana lang mapalabas ko agad ang apat na Sandata ng Bacalacos. Oh, best friend, paano kung pagdating na araw na sinasabi mo? Eh, hindi na talaga kayo pwede. Kumakalat ngayon sa internet ang video ng napapabalitang vigilante na nakikipaglaban sa isang grupo ng nanloob sa isang sanlaan sa Pasay City. Bukod sa insidenteng ito, marami di umanong reports ang natanggap ng pulisya ukol sa naturang vigilante na may bandanang nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha at pinitigilan ng mga karnaper, akyat-bahay at iba pang krimen sa Metro Manila. Narito ang ilang pahayag ng mga nagpapakita ng suporta sa vigilante. Kailangan nga natin ang tulad niya ngayon eh. Daming krimen. At least nakakatulong siya, di ba? Bayani siya. Isipin mo, dinayaan niya ang buhay niya para sa mga taong di niya kilala. Idol! Tuloy mo lang yung panguhuli mo sa mga kriminal para may katakutan sila. Hindi natin mapayagan ang ginagawa ng vigilante niya. Labag ito sa batas. Best friend, best friend! Pulis lang ang may karapatan humuli ng mga kriminal. Dali, best friend, si Hitler, oh! Yung vigilante niya, walang pinagkaiba sa mga kriminal na nahuhuli niya. Anak, mantokoy nang to? Kahit kailan talaga ang init ng dugo sa akin yan. Kabila nga sa nailigtas ng vigilante ang lalaking nagngangalang Samuel Alejandro matapos itong tangkaing duputi ng isang grupo ng mga kidnapper. Siya nga yung tumulong sa akin. Hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Sa taong nagligtas sa akin at tinatawag na vigilante, na, hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang pasasalamat na gusto ko ibigay sa'yo dahil sa iyong kabayanihan. Alam ko ang taong tulad mo ay tinatago ang kanyang katauhan para sa iyong kaligtasan at ganyan na rin sa kaligtasan ng iyong pamilya. Sana naman eh, bigyan mo ko ng pagkakataon na makilala ka at makapagpasalamat ako sa iyo ng personal. Iniisip ko na bigyan ka ng konting pabuya. Pwede ka makipag-ugnayan sa akin o kaya sa opisina ko. Bukas yun para sa iyo. Alam ko ang tipong ng klaseng tao mo eh, may maraming paraan para mabigay mensahe sa akin. Huwag kang mag-alala. Napaka-kukuha na magiging sekreto ang pagkatao. I'm giving you my word. At sana ay mapagbigyan mo ako at makilala kita. Again, maraming salamat. Best friend, puntahan mo yan. Mabibigay doon ang pabuya. Ba, malaking pera yun. At least hindi natin kailangan magtrabaho. Delikado ako, Asyo. Ha? Hindi ko alam kung anong pakay sa akin sa mula Alejandro na yan. Best friend, ang motibo lang yan, eh gusto magpasalamat sa'yo. Alam mo yung mga mayaman na yan, may papakita lang yan pag gusto mong bigyan ng utang na loob. Mahirap na. Nakita mo nga nagtatago ako bilang vigilante. Pero anong nangyari, nahuli pa rin ako ng mga kamera. Baka mamaya yung Samuel Alejandro na yan ang maging dahilan pa para malaman lang na ako ang vigilante. Juan! Wala po kayong dapat alalahanin, Luley. Eh, ilang gabi ko na nga ginagawa nga to. Hindi man lang ako nagalusan, nasaktan. Oo nga, Luley. Tinalo niya lahat ng kalaban niya. Mga pasnatcher, holdapper, akit-bahay, lahat. Wala mong binatbat kay best friend. Ikaw, ha? Aray, sakit yun, ha? Hindi ka nakakatulong. Kuywan! 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 Kaya siya ko, Luley. Yung napanood ko sa TV ng kapit-bahay, yung vigilante, astig ang dami nuhuling kriminal. Laki ko. Gusto ko lang maging vigilante. Pwede. Bigyan mo ko dyan. Angon! Lolo, ipasig ko. Nakakarami ka na. Nagtataka ka pa? Kaya mata ka. Kinig ka. Hindi ka lalaki na vigilante. Bigoy. Asyong. Bumili muna kayo ng ulamin natin. Sige na. Sige lang. La. Sana ko maintindihan nyo. Meron akong kakayanan na hindi ordinaryo. Malakas ako. Mabilis.
Eh, ba't di ko gagamitin yun para makatulong sa kapwa ko? Anak, naiintindihan ko. Gusto mong makatulong. At saka alam ko naman eh, kaya mo ginagawa ang lahat ito dahil sa nangyari kay Kuya Sito. Pero alam mo, anak, kung buhay na buhay ngayon si Kuya, ganito rin nasasabihin niya. Maraming paraan kung gusto mong makatulog. E pambihira ka eh. Yung pinaka-delicates bang pinili mo? Lola, ganito lang yan. O bakit ang mga pulis? Oh, gabi-gabi, araw-araw, delikado yung trabaho nila. Ang buhay nila nasa panganib. O bakit hindi natin pinipigilan? O bakit? Pulis ka ba? Hindi mo katuhulan ang magligtas at hindi mo responsibilidad ang humuli ng kriminal. Hindi ako pulis at hindi ko obligasyon na magligtas. Pero ang bawat tao, obligasyon natin na tumulong tayo sa kapwa natin. At meron po akong misyon. Anong misyon? Bilang tagabantay. Franco! Sumama ka sa akin. Sa akin. Ako ang abogado mo, Franco. May abogado na ako. Hindi ko kailangan ng isa pa. Kaya kitang ilabas nito. Mula sa bakal ako sa ito. Lalabas ang apat na uri ng sandata na makakapuksa sa mga aswang. At ako, bilang galing sa lahi ng mga tagabantay, ang makakapagpalabas lang nito. Ilalabas kita rito, Franco, kung pagbibigyan mo ang kliyente ko. Bakit? Sino ba kliyente mo? Maaaring sabihin sa'yo. Pero tulad mo, interesado rin siya sa taong nagpakulong sa'yo dito. Vigilante. Ay, siguro. Sobra kang pinoprotektahan ni Kuya Sito nung bata ka pa. Marahil, maraming alam si Kuya Sito tungkol sa nanay mo. At madalas siya sa akin sinasabi na ikaw daw ang karaniwang kong tingnan. Pero nakakasigurado siya na marami kang taong matutulungan balang araw. Kaya po pala sabi niya sa akin, huwag akong titigil hanggat di ko nababawi ito. Lola, kung nabubuhay po ba si Father Sito, sa tingin niyo po ba natutuwa siya sa akin yun dahil nakakatulong ako sa mga tao? Ayoko, ayoko. Maski na buhay si Kuya ngayon, sasabihin ko sa kanya, ayoko ipahamak ang buhay mo. Ayoko mapanganib ka. Ayoko, ayoko ganun. At saka hindi pa. Eh, hindi ka naman ginugulo ng mga aswang, sabi mo. Eh, huwag mo na rin silang guluhin. Pero Lola, hindi niyo na mapipigilan. Ang nanay ko tagabantay. At ako ang susunod na tagabantay. Ito na po ang kapalaran ko. Pwede mong baguhin ang kapalaran mo. Tsaka, ikaw ba nakakasigurado na ang nanay mo? Tagabantay? At tsaka yung pepe na yan. Wala akong tiwala dyan. Baka anak, niloloko ka lamang ng mga kapatiran na yan. I saw you on the news today. Nagpadala ka ng mensahe sa vigilante. Tulad na sinabi ko, gusto ko siyang makilala para pasalamatan. Pero Laura, interesado ako sa ibang klase ng pagpaglaban. Alam mo, meron akong naaamoy na misteryo sa likod ng vigilante. Halika, anak! Samahan mo ko. Dalhin mo ko sa pepe na yan! Ako ang makikipag-usap sa kanyang harapan. Dalhin mo ko! Totoo po ang sinasabi nila. Isa akong tagabantay. At ako lang ang makakapagpalabas sa mga sandata nito, laban sa mga aswang. Asan ang sandata? Eh, hindi ko pa po napapalabas eh. Kumontak na ba siya sa'yo? Bigyan na ba siya ng response? Hindi pa. Pero hindi ko siya masisisi kung hindi siya kukontak sa akin. Ang ibig sabihin nun, mas interesado siyang gawin ang kanyang misyon at tumulong sa kapwa kesa sa halaga ng pera. Mario Jose, baka labanin mo yung mga aswang-aswang, yung mga kriminal na wala kasandata? Naku, ayoko! Maawa ka sa akin, anak. Nakikiusap ako sa iyo. Ayoko mawala ka sa akin. Anak, kung mahal mo ako, susundin mo ko at nakikinig ka sa akin. Para gawin ng isang tao yan, mas interesado ako sa kanya. I see what you mean. Paano kung hindi niya kagatin yung nakiusap mo?
Paano kung hindi kanya kontakin? Will you give it a rest? No. Then I have no choice. Then gagawa ako isang malaking paraan para ilantad siya. Makinig ka sa akin, anak. Awa kayo ko. Tutok na ang buong bayan. Alam ko kahit anong mangyari sa atin. Habang buhay kita, mamahalin. Lahat naghihintay. Bata! I'm sorry. May nasaktan ba sa mga bata? Lahat nag-aabang. Gusto mo malaman kung nasa ng vigilante. Bibigay ko siya sa'yo. Kaya naman, ngayong March 6, abangan mo na ang paglabas ng Espada ng Katapangan. Sa unang pagkakataon. Nakilala ho niyo si Amelia. Oo. Ano po nangyari sa bata? Ang bakal na Cruz. Nagsasaya ka ng oras sa pagiging vigilante. Sinisinda ko ba ako? Dahil hindi ko napapalabas ang sandata ng bakal na Cruz. Magagamit na ni Juan Dela Cruz.